dahil tapos ko nang ipaliwanag yung bawat talent dito sa bagong emblem system, kung hindi mo pa pala napapanood yung video yun, pwede mong i-check tong video to. Punta naman tayo dito sa recommendation ko per rogue. Kaya unahin na natin yung mga marksman. Eto, si Nathan. Tulad dun sabi ko dun sa nakaraang video ko, may dalawang base form lang tayong pagpipilian sa mga marksman. It's either kung attack speed type ka, para sa attack speed, marksman emblem yung gagamitin mo. Tapos kung burst type ka naman, para sa penetration, assassin emblem yung gagamitin mo. Dahil attack speed type si Nathan, kaya marksman emblem yung gagamitin natin, tapos mamili na tayo ng mga sub-talent. Tulad dun sabi ko dun sa nakaraang video, may dalawang importanteng sub-talent lang talaga para sa akin dito. It's either itong Rapture para sa penetration or yung Agility para naman sa movement speed. Pwede nyo sigurong i-consider tong Sweep para sa attack speed, pero kasi attack speed item naman din yung bubuin nyo, kaya parang hindi na siya ganun ka-big deal. Pero wag na wag nyong pipiliin tong Trill kasi basura talaga yan. Parang dagger lang yung katapat nyan eh. At dahil wala masyadong mobility si Nathan, yung ulti niya lang, kaya agility yung pipiliin ko dito para sa movement speed. Pero kung gusto nyo naman ng mas masakit na damage, okay din tong Rapture kung trip nyo lang. Dito naman sa pangalawang layer, may tatlong talent lang na maganda para sa mga marksman dito. Una, kung tingin mo lamang ka sa lane, tapos gusto mong prisan yung kalaban, pwede mong gamitin tong Master Assassin para habang pinupoke mo yung kalaban, mas mataas yung damage. Mas maiilang siyang lumapit sa mga minions niya. Siguro ang pinaka-disadvantage lang na Master Assassin sa mga marksman, pagka binaybi na yung marksman na kalaban mo, hindi na siya gagana. Pero pagka nakipag one-on-one lang sa'yo, talagang lalamang ka sa lane. Pag tingin mo naman hindi kayo lugi sa lineup, tingin mo hindi ka mahihirapan sa early, sobrang ganda ng weapon master. Kasi habang nakakuha ka ng item, mas pinapataas niya yung nakukuha mong physical attack at saka magic power sa item na yon. Tapos, last option na talaga sa akin tong Bargain Hunter. Siguro pipiliin mo lang to pag sobrang lugi ka sa lane, tapos yung team nyo lugi din sa lineup. Kasi sobrang baba ng discount, 5% lang. Kumbaga, pagka bumili ka ng item, siguro 100 lang yung madi-discount. Parang katumbas lang ng isa o dalawang minions. Kaya, kung gipit talaga sa lineup, lugi sa lineup, siguro saka mo piliin to. Pero kung hindi naman, mas gusto ko talaga tong weapon master. O kaya kung lamang na lamang ka naman, gusto mong prisan yung kalaban, Master Assassin. Kay Nathan naman, mas gusto ko ng weapon master. Kasi hindi naman talaga siya mapoke sa early game or hindi naman siya lamangin sa lane. Kaya sakto lang yung weapon master kasi medyo late game yung laro niya. Pangatlong talent naman para sa akin, may dalawang option si Nathan dito. It's either weakness finder para bawat basic attack mo may chance na makaslow, or quantum charge. Kasi dahil kulang nga sa mobility si Nathan, malaking tulong yung movement speed na bigay nito. Tapos malaking tulong din yung HP restore pagdating sa laning. Lalo na kung magagap ka or ipopoke-poke ka ng kalaban, malaking tulong yung HP restore nito para hindi ka uwi ng uwi. Lipat naman tayo dun sa next hero natin, which is si Melissa. Dito naman kay Melissa, same pa rin yung concept. Siyempre dahil attack speed, marksman emblem, tapos dito agility ulit ako. Pero pwede nyo din gamitin yung Rapture dito ha, kasi malaking chance na mag-steal leg plates yung kalaban dahil mapoke nga si Melissa, malaking tulong yung penetration. Dito sa pangalawang layer, dahil mapoke si Melissa, maganda talaga yung Master Assassin, lalo na kung hindi mabebaby yung kalaban nyo. Pero kung tingin nyo bebabyhin yung kalaban nyo, mag-weapon master na lang siguro kayo, or kung lugi talaga kayo, pwede kayong mag-bargain hunter. Pero sa akin, Master Assassin talaga. Tapos dito naman sa huli, parang Nathan lang din. It's either weakness finder o kaya quantum charge. Lipat na tayo ngayon dun sa susunod nating marksman, which is si Mia. Well, kay Mia, ganun lang din. Attack speed type lang din, kaya marksman emblem. Tapos hindi ko talaga gusto tong Swift. Dito ako sa mobility, agility. Sa pangalawa, dahil hindi naman maharas si Mia, kadalasan siya pang ay nahaharas, mas weapon master ako dito. Or kung gipit kayo, pwede kayong mag-bargain hunter. Sa pangatlo naman, dahil attack speed type lang din siya, mamimili lang din kayo, quantum charge o kaya weakness finder. Kay Mia, dahil sa passive niya, mas gusto ko yung weakness finder. Kaya lipat na tayo dun sa susunod. Si Clint. Eto kay Clint, iba naman to dahil burst type si Clint, assassin emblem yung masasuggest ko sa kanya para puro penetration. Tapos, wala din siya masyado mobility, pero
mas trip ko yung penetration talaga sa kanya para masakit yung bawat poke ng first skill niya. Sa pangalawang talent naman, it's either weapon master lang kasi puro burst damage yung bubuin mo sa kanya, or master assassin. Ang problema lang kasi, hindi mo magagamit yung master assassin sa clash, kaya mas weapon master ako, pero masakit to pang poke sa lane. Dito naman sa pangatlong layer, may dalawang option lang para sa akin. It's either quantum charge para makabawi ka sa mobility, mapwesto mo na maayos yung sarili mo, makakombo ka na maayos, or lethal ignition dahil burst type nga si Clean, madali mo lang matitrigger to. First skill passive, ulti passive, yun, na-trigger mo na kagad. Lipa naman tayo dun sa susunod nating hero. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung mapupunan nyo, pare-parehas lang yung raffle natin sa lahat ng emblem na topic kasi sabay-sabay ko silang ginawa. Para makabawi, yung susunod na raffle natin, sure epic skin na lang. Message mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay tayo ng emote, name change card, starlight at mga epic skin. Kailangan mo lang mag-comment ng kahit anong connected sa topic natin para ma-share mo din yung insight mo. Tapos lahat ng comment, iraraffle natin for the next day. Good luck! Which is si Moskov. Well, ganun lang din. Moskov attack speed type kaya marksman emblem. Tapos mamili na tayo. May mobility naman si Moskov kaya para sa akin siguro penetration. Sa pangalawang layer naman, dahil medyo late game type si Moskov, hindi mo na ata kailangan ng master assassin sa kanya. Pero na lang kung balak mo talagang gumilid lang ng gumilid, hindi ka sasama sa clash, maganda yung master assassin kasi kung sino yung haharang sa'yo, kayang-kaya mong patayin. Pero para sa akin, it's either weapon master lang talaga or bargain hunter pag sobrang gipit. Tapos pagdating naman sa pangatlong layer, weakness finder lang talaga kasi hindi naman naglalaad si Moskov eh. Pagka dash nun, puro basic attack na lang talaga yon, kaya parang walang kwenta yung quantum charge. Weakness finder na lang talaga yung pinakamaganda sa kanya. Next naman natin ay si Kari. Well, kay Kari, ganun lang din. Hindi mo kailangan ng penetration kay Kari kasi true damage yung passive niya, kaya attack speed lang talaga. Dahil hindi mo nga kailangan ng penetration, kaya agility talaga yung pipiliin ko. Pagdating naman sa pangalawang layer, hindi ko masasuggest yung master assassin kasi palo lang naman ng palo tong si Kari. Kaya it's either weapon master talaga or pagkagipit ka, bargain hunter. Sa pangatlo naman, quantum charge talaga. Dahil medium range lang si Kari, medyo hirap siyang lumapit-lapit sa kalaban. Kailangan mo talagang gamitin yung dash mo, tas kailangan mo talaga ng mobility. Kaya sobrang importante ng quantum charge. Lipat naman tayo dun sa susunod nating hero, which is si Irithel. Kay Irithel naman, mas penetration na tong agility dahil sa passive niya. Diba? Kadalakad mo, nagkakastack ka. Pero solid din tong rapture para sa penetration. Doon naman sa ulti niya. Mas rapture ako dito kasi mamaya magagawa natin ang paraan tong agility. Tingnan nyo. So, rapture. Sa pangalawa, dahil burst type talaga si Irithel, tapos medyo saktong late game naman, hindi ko masasuggest yung master assassin, hindi naman siya ganun kapoke. Kaya weapon master talaga ako sa kanya. Pero pag gipit kayo, sige, bargain hunter. Pero mas weapon master ako. Tapos, eto na. Quantum charge. Sobrang laking tulong sa kanya ng quantum charge kasi kailangan niya nga maglakad. Kaya pag palo mo, lakad-lakad, palo, lakad-lakad. Tapos malaking tulong din siya sa laning pag nagagap ka or nagugulpi ka sa lane. Kaya lipat naman tayo dun sa susunod nating hero, which is si Hanabi. Hanabi, dahil attack speed type siya, syempre marksman. Tapos wala ding mobility si Hanabi, kaya agility. Dito, mas malate game si Hanabi. Hindi rin naman siya ganong kapok. Kasi tumatama, pero tumatama yung passive niya siguro. Pwede nyo itry yung Master Assassin, pero parang hindi ko siya ganong ka-feel. Tapos, medyo malate game talaga si Hanabi. Importante sa kanya yung item. Hindi ako mahilig sa Bargain Hunter, pero tingin ko Bargain Hunter talaga yung maganda para sa kanya para matuloy magka-item. Kasi sobrang item dependent niya. Tapos, dito naman sa pangatlo, dahil ma-attack speed talaga siya, kaya weakness finder talaga. Kaya lipat na tayo sa susunod, which is si Kimi.
Medyo tricky yung kay Kimi kasi magic damage siya na marksman tapos hindi rin siya masyadong ginagamit sa gold lane, mas ginagamit siya bilang jungler. Kaya assassin emblem tayo para sa penetration at saka sa damage, tapos dito mas penetration ulit tayo. Pwedeng mobility pero kasi pwede ka naman gumalaw habang tumitira ay Kimi, kaya mas penetration ako. Tapos dito sa pangalawa, dahil mas jungler ka nga, kaya siguro jungle emblem or season hunter yung gagamitin natin para mas matulog ka maglord at saka magturtle, tas may dagdag damage pa rin kahit papano sa mga jungle monster. Pero ang lit kasi nito 7.5. Kaya medyo nanghihinayang talaga akong gamitin to. Pero dahil magja-jungle ka nga, yan talaga yung kailangan. Pero tingin ko contender din talaga tong weapon master kasi puro magic damage naman yung bubuin mo kay Kimi. Kaya malaking tulong tong weapon master. Tapos dito sa pangatlong slot, parang impure rage lang talaga yung pwedeng gumana kay Kimi. Kasi hindi ka naman burst para mapagana yung little ignition. Tapos, hindi mo naman kailangan ng quantum charge kasi tumitira ka naman habang naglalakad. Hindi rin gana yung weakness finder kasi hindi naman matulin yung attack speed mo. Siguro, ang pwede nyo pang maging choice bukod dito sa impure rage ay itong killing spree na lang. Pero mas impure rage talaga. Lipat na tayo dun sa susunod, which is si... alam ko si Granger to eh. Granger nga. Parang Kimi lang din to na marksman, jungler, tapos physical attack naman. Kaya assassin emblem pa rin yung gagamitin natin. Tapos syempre, rapture para sa penetration. Dito sa pangalawa, it's either season hunter para pag nag-jungle ka or yung weapon master nga. Kasi puro physical din naman yung bubuin mo. Tapos, ang pinagkaiba lang nila, hindi katulad ni Kimi, tingin ko si Granger mas mapapagana niya yung little ignition. Hindi katulad si Kimi, impure rage lang. Kasi yung first skill ni Granger tapos yung ulti niya, medyo burst damage yun eh. Kaya little ignition ako sa kanya. Lipat na tayo dun sa susunod nating marksman, which is si 1-1. Si 1-1, same lang kanina, attack speed, syempre marksman. Tapos, ito yung special exemption na gagamitin ko yung Swift. O, okay yung Swift para sa akin. Kasi, hindi naman gana kay 1-1 yung agility. Kasi, hindi naman siya naglalakad. Di, pa-dash-dash siya. Tapos, bawat dash, nakadepende sa attack speed niya. Kaya, okay yung Swift sa akin dito. Tapos, sobrang late game dependent talaga ni 1-1. Kaya, bargain hunter talaga yung para sa kanya. Tapos, dahil, syempre, attack speed type, weakness finder. Kaya lipat naman tayo doon sa susunod nating marksman, which is... ay wala, bagong hero to. Hindi pa lumalabas sa official server. Lipat na tayo kay Layla. Kay Layla naman, syempre attack speed type, kaya pupunta tayo sa marksman emblem, tapos mobility, o kaya rapture. Pili kayo kung anong gusto nyo, pero mas gusto ko tong agility para sa 5% movement speed. Tapos dito, pag poke, pwedeng... hindi ata okay to master assassin. Mas weapon master talaga o kaya bargain hunter. Tapos dito sa pangatlo, weakness finder o kaya quantum charge. Para pag rene-reposition niya yung sarili niya. Pero mas weakness finder ako kasi sobrang layo ng range ni Layla. Mas matitake advantage niya to. Lipat na tayo dun sa susunod na marksman, which is si Bruno. Kay Bruno naman, hindi siya mas attack speed, mas damage type siya or mas burst, kaya nasa assassin emblem tayo. Tapos, dito hindi mo kailangan sweep kasi hindi ka nga ma-attack speed, so rapture talaga para sa penetration. Tapos dahil puro damage yung binubuo kay Bruno, sobrang sulit sa kanya nung weapon master. Hindi mo ata kailangan ng bargain hunter kasi malakas sa early si Bruno eh. Makakabuo ka talaga kagad ng gamit. Sa pangatlo naman, quantum charge para mas madali mong ma-reposition yung sarili mo o mahabol yung bola. Kaya lipat na tayo dun sa susunod na hero, which is si YSS. Kay YSS, medyo jungler kasi si YSS at saka hindi siya attack speed, kaya assassin ulit tayo. Tapos dito, syempre penetration dahil nga burst. Dito sa pangalawa, nauso dati yung naka-high and dry o master assassin na YSS kasi pag nag-uulti siya, tumatama sa lahat ng hero, mas makate. Pero kung ayaw nyo naman ng master assassin, it's either season hunter kasi nga jungler kayo or pwede nyo gamitin tong weapon master kasi mas ma-burst yung item mo para mas makate yung mga critical.
Dito naman sa pangatlo, kung familiar talaga kayo sa mechanics ni YSS, yung long range melee para tuloy-tuloy yung critical, okay itong Little Ignition kasi matitrigger nyo talaga yung passive nito. Pero kung hindi naman, pwede nyo i-consider yung Killing Spree o kaya yung Quantum Charge para mas madali nyo ding magawa yung long range melee. Hindi naman kayo masyadong sanay pa sa ganun, pwede nyo rin i-consider yung Killing Spree. Lipa na tayo dun sa susunod nating hero, which is si Roger. Si Roger kasi medyo ano din to eh, jungler din siya, tas damage type. Kaya assassin talaga yung gagamitin nyo sa kanya. Tapos syempre penetration, kung gusto nyong patulinin yung pagja-jungle nyo, pwede nyong piliin yung Season Hunter. Pero mas Master Assassin ako sa kanya kasi yung trabaho niya talaga pang clean up eh. Yung, kumbaga siya yung pumapasok pag uubusin niya na yung kalaban. Kaya matitake advantage nyo tong additional damage ng Master Assassin pagka nag-clean up na kayo. Or pwede nyo din naman gamitin yung Weapon Master para tumaas yung damage nyo kada nakakuha kayo ng item. Sa pangatlo naman, dahil sabi ko nga clean up yung trabaho ni Roger, kaya malaking tulong sa kanya yung Killing Spree. Pagka nakapatay ka ng isa, madadagdagan yung buhay mo, tapos tutulong yung movement speed. Panghabol pa dun sa ibang hero na low naman yung buhay. Kaya lipat na tayo sa susunod nating hero, which is si Leslie. Si Leslie, medyo tricky yung kay Leslie kasi hindi niya kailangan ng penetration kasi nga true damage yung passive niya. Pero mas burst type siya kaysa attack speed type. Pero kahit ganun, Marksman Emblem pa rin yung gagamitin natin kasi sayang yung penetration kung Assassin Emblem yung gagamitin mo. Tapos, lipat tayo dito sa agility para sa movement speed. Sa pangalawa naman, sobrang laking tulong ng Weapon Master sa kanya kasi si Leslie lang yung literal na binubuoan ng dalawang BOD kasi hindi mo naman kailangan ng Malefic Roar. Kaya sulit na sulit ng Weapon Master. Tapos, dito sa pangatlo, ito na yung medyo tricky kasi pagdating ng late game, kaya mo talagang i-trigger tong Little Ignition pero parang wala namang sense kasi sobrang sakit mo nang pumalo, hindi mo na kailangan ng additional damage na yan. Kaya tingin ko mas Quantum Charge pa rin talaga yung pipiliin ko kay Leslie. O kaya naman, Killing Spree. Lipat na ulit tayo sa susunod nating hero. Malapit na tayo matapos, si Claude. Claude, syempre, attack speed type, marksman. Tapos, mobility pa rin para sa akin or penetration, pwede rin. Pero mas mobility ako kaya agility. Dito sa pangalawa, medyo item dependent talaga si Claude kaya Bargain Hunter yung masasuggest ko sa kanya. Mas importante kasi talaga sa kanya magka-item kagad eh. Dito sa pangatlo, pwede ko yung mag-impure rage para sa mana ni Claude. Medyo magastos kasi sa mana si Claude lalo na sa laning eh. O kaya pwede kayong mag-weakness finder kasi attack speed type naman si Claude. So pili na lang kayo kung ano yung mas preferred nyo. Next naman natin ay si Popolin Koopa. Si Popolin Koopa, hindi siya attack speed type, mas ma-burst siya. Kaya assassin para sa mga penetration. Tapos importante talaga yung penetration sa kanya kasi pag pinampopoke niya si Koopa. Kaya kunin natin itong penetration, rapture. Tapos weapon master talaga kasi puro damage item yung binibuild sa kanya para sumakit yung damage niya at sumakit si Koopa. Pwede nyo rin i-consider tong Master Assassin kasi sobrang sakit ipampok ni Koopa kaya maganda din siya. Sa pangatlong layer naman, it's either weakness finder para makangat-ngat si Koopa tuloy-tuloy lang o kaya pwede rin tong killing spree at saka yung quantum charge. So lipat tayo sa susunod na hero natin, Brody. Itong si Brody, sobrang kailangan nyo ng penetration kay Brody kasi kayang-kayang mambura ni Brody. Tapos dito, syempre, penetration pa rin tayo. Sa pangalawa, Weapon Master kasi sobrang kate ng damage ni Brody lalo na pagka naka-full damage na kayo. Tapos, Little Ignition talaga sa pangatlong layer. Sobrang importante nito kay Brody kasi minsan pagka kumukombo si Brody, may natitirang piso-piso. Pag naka-Little Ignition ka at na-trigger to, sure, mabe-burst mo yung kalaban. Lipat na tayo sa susunod na hero. Si Bea. Ito na din yung last natin kasi yung isa, more on fighter si Edith did, o kaya tank. Kaya doon na lang natin siya ilalagay. So last na natin si Bea. Si Bea naman, syempre dahil burst si Bea, tapos burst din yung binubuo sa kanya, Assassin Emblem tayo. Sa Assassin Emblem, mas importante talaga yung penetration kay Bea, kaya Rapture.
Tapos, sobrang laking tulong ng Weapon Master sa kanya. Kasi ang binubuo dyan, barrel at saka BOD. Dito naman sa pangatlo, Little Ignition din. Kasi gumagana yung Little Ignition sa tatlong ulti ni Bea. Dun sa bomba, sa shotgun at saka sa rat-rat. Kaya solid na solid yung Little Ignition kay Bea. So, yun na lang muna sa ngayon. Gagawa din ako ng ibang recommendation naman sa ibang role at saka ibang hero. Kung interested kayo, pwede nyo ding i-check yun. Salamat sa panonood.